September 11, 2001. Ginulat ang mundo sa sunod-sunod at kabi-kabilang pag-atake ng mga terorista sa Amerika. Kabilang dito ang makasaysayang World Trade Center, kung saan magkasunod na ibinangga ang dalawang eroplano sa tinugarang Twin Towers ng Amerika na kumitil ng buhay ng napakaraming tao sa isang iglap lang. Paano na isagawa ang ganito kalaking pag-atake? Dahil kung ating iisipin, isa ang Amerika sa mga bansang may pinakamahigpit na seguridad, lalo na pagdating sa mga paliparan. At sino ang mga taong nasa likod nito? Yan ating babalikan ngayon, dito, sa Mox Baliktanaw. Sino ba naman ang di mamamangha sa taas at ganda ng original World Trade Center na binansagang Twin Towers ng Amerika? Meron itong napakalawak na plaza sa pagitan ng Tower 1 at Tower 2 na pinagdarausan ng iba't ibang klaseng okasyon. Andito rin ang restaurant na binansagang Windows on the World na nasa 106th and 107th floor ng Tower 1, kung saan ang arrangement ng mga table dito ay malapit mismo sa bintana. Idagdag mo pa ang observation deck ng Tower 2 na nasa 107th floor at tinawag na Top of the World, na kung suswertihin ka ay pwede mong mapuntahan ang platform na nasa labas na may taas na 1,377 feet o 420 meters at makita ang South View ng New York City. Sinimulang itayo ang Tower 1 o North Tower noong August 6, 1968 at sinundan naman agad ito ng Tower 2 o South Tower noong January 1969. Nang matapos ang pagtatayo sa Tower 1 noong 1972, naagaw nito ang titulo na tallest building in the world sa sikat na Empire State Building na naghari sa loob ng 40 years. At noong 1973 naman, matapos makumpleto ang konstruksyon ng South Tower, naging second tallest building naman ito. Parehong may tig 110 floors ang bawat building na dinisenyo ng architect na si Minoru Yamasaki. At guys, alam ko nalilito din kayo kung alin ang Tower 1 at Tower 2 o North and South Tower. Ako rin eh. Well, ang palatandaan dyan ay yung telecommunications antenna na nasa North Tower na idinagdag noong 1978. Okay na? Umaga ng September 11, agad sinumulan ng 19 na hijackers ang kanilang plano. Matagumpay nilang naipuslit ang mga box cutters at mga utility knife na noong mga panahong yun ay hindi pa ipinagbabawal. Nakakuha din nila ang apat na pinakamaagang flight mula Boston papuntang California. At alam na alam din nila na full tank ito para sa mahabang biyahe. At nang matagumpay na itong nakapag-take off, dito na nila sinumulan na gawin ang pagkontrol sa apat na eroplano. Ayon sa mga ulat, sinaksak ng mga hijackers sa mga flight attendants at mga piloto at isa pang pasahero. Gumamit din ang mga hijackers ng tear gas at pepper spray para labanan ng mga flight attendants. September 11, 2001, Martes. Badang 8:45 ng umaga, isang typical na araw para sa mga Amerikano, nang biglang isang eroplano na naglalaman ng 20,000 jet fuel ang sumalpok sa North Tower at sumabog sa pagitan ng 93rd at 99th floor ng building na nagdulot ng malaking pagsabog at sunog. Dahilan para agad ikamatay ng mga taong direktang tinamaan ng impact at mga pasahero nito, kasabay ng pagkakatrap ng iba pa sa mas matataas na palapag. Galing Logan International Airport ang American Airlines Boeing 767 na naglalaman ng 81 pasahero at 11 crew na pupunta sana ng Los Angeles, California. Agad nagsagawa ng evacuation at rescue operations sa mga otoridad, kasabay ng pagbabalita ng iba't ibang media sa nangyari. Nakaramihan sa nakakita ay nakalang isang malaking aksidente lang ang naganap. 18 minuto matapos bumangga ang Boeing 767 Flight 11. Habang isinasagawa ang rescue at evacuation operation, isa pang eroplano na United Airlines na may 76 na pasahero at 9 na crew
ang biglang sumulpot at lumiko papunta mismo at bumangga sa Tower 2 o South Tower ng World Trade Center. Pumasok ito at sumabog sa pagitan ng 77 at 85 palapag. Dito na naging malinaw ang lahat na hindi ito isang aksidente lang. Inaatake ang Amerika. Kasalukuyan namang nasa Sarasota, Florida, ang presidente noon ng Amerika na si President Bush na bumisita sa isang eskwelahan nang maibulong sa kanya ang insidente. Habang nagliliyab ang Twin Towers, ang ikatlong eroplano na American Airlines Flight 77 na may lulang 73 pasahero at 6 na crew ay sadyang ibinagsak at tumama sa West Wall ng Pentagon na siya namang headquarters ng US Department of Defense matapos magpaikot-ikot sa siyudad ng Washington. Pinalakas ng jet fuel ang pagsabog na kumitil sa 125 military personnel at civilian, kasama na ang 64 na taong lulan nito. At hindi pa dyan natatapos ang malagim at planadong pag-atake sa Amerika. Isa pang eroplano ng United Airlines Flight 93 ang bumagsak malapit sa Shanksville, Pennsylvania matapos manlaban ng mga pasahero sa mga hijackers. Target umano ang Capitol Building o ang tinaguriang The White House mismo. Lulan nito ang 33 pasahero at 7 crew. Idagdag mo pa ang 4 na mga walang pusong hijackers. Nagimbal ang buong mundo sa planado at matagumpay na pag-atake sa isang napakamakapangyarihang bansa gaya ng Amerika. Ayon sa report, 19 lahat ng terorista ang nang-hijack sa 4 na eroplanong may tig-5 hijackers sa 3 naunang eroplanong sumabog. Ang mga hijackers ay mga Islamic terrorists na galing sa Saudi Arabia na naiulat na pinondohan ng terrorist organization na Al-Qaeda na pinamumunuan naman ni Osama Bin Laden at ang naging utak nito na si Khalid Sheikh Mohammed. Dahil dito, mas luminaw na planado talaga ang ginawang pag-atake matagal na panahon na dahil ang ilan sa mga terorista ay nanirahan na sa United States ng mahigit 1 taon at kumuha pa ng flying lessons sa American Commercial Flight Schools. Ilang minuto bago mag-alas 10 ng umaga, patuloy ang pagliyab ng Twin Towers habang ginagawa ng mga rescuers ang lahat para makapagligtas sa mga natrap sa mga palapag ng gusali. At isa sa mga pangyayari na hindi ko makakalimutan ay ang makita ang pagtalo ng mga tao na nasa itaas ng point of impact. Sobrang nakakalungkot. Tila ba nawalan sila ng pag-asang maililigtas pa o ayaw nilang masunog sa nagngangalit na apoy na nasa loob ng building. Bandang 9:59 ng umaga, matapos patuloy na maglihab ng halos 1 oras, tuluyan ang gumuho ang South Tower dahil sa paglambot ng mga bakal sa tindi ng init na nagmumula sa sunog. Makapal na usok at mga debris ang bumalot sa mga kalye ng Manhattan. Nagtakbuhan ng mga tao sa sobrang takot matamaan ng mga debris mula sa pagguho. 29 na minuto ang nakalipas. Sunod na gumuho ang North Tower. Bandang 10:28 ng umaga, matapos masunog ng halos 1 kalahating oras o 102 minutes, dito na tuluyang nabura sa mapa ang makasaysayang World Trade Center. Maraming building pa ang nadamay sa pagguho ng Twin Towers tulad ng 7 World Trade Center na bumigay din at tuluyang gumuho bandang 5:21 ng hapon. Tinatayang nasa 2,996 ang namatay sa pag-atake kasama ang 19 ng mga walang pusong hijackers. 2,763 ang namatay sa World Trade Center kasama ang mamayaning 343 bombero at paramedic, 23 New York Police Officer at 37 Port Authority Police na nabigong mailigtas ang mga empleyadong na-trap sa mas matataas na palapag. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan at marami kayong natutunan sa ating video ngayong araw. At bago tayo magwakas, narito na ang nanalo ng 100 peso load giveaway nung nakaraan. At siya si... Congratulations! At sa mga hindi pinalad, huwag maglala. Magkakaroon pa tayo ng susunod na giveaway. Maraming salamat sa inyong pagsali. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. At palagi kayong mag-iingat. God bless you all. Bye!